Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. Napakagandang araw na naman na ibinigay sa atin ng Diyos. Meron tayong lakas, bagong buhay na kanyang pinagkaloob. Nawa sa araw na ito po ay magamit natin sa kanya, sa ating pagpupuri at pagsamba sa araw na ito. Alam niyo po, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil patuloy po tayong iniingatan. Imagine niyo po, no? Isang linggo tayong iniingatan, nag-provide ng ating pangangailangan, at ngayon narito na naman po tayo, magkakakita na naman po tayo sa gawain ito. Sana po ay magsama-sama po tayo sa ngayon, and I hope kayo po ay nasa mabuti pong kalusugan ngayon na nakikinig at o nanonood ng ating gawain. Alam niyo po, nais ko rin batiin maging ang ating mga kapatid na nasa malayong bansa. Alam ko po, marami po tayong mga kapatiran na nasa malayong bansa. At dalangin ko na nawa sila man po ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito, na kung saan ay nakikibahagi po sila sa ating gawain. Dalangin ko na patuloy silang pagpalain ng Panginoon. Bagamat malayo man po sila, at least nagkakakita naman po tayo sa ganitong gawain natin. Alam niyo po, bago pa po ako magbatian ng ganito, nais ko nga rin po palang batiin, lalo na po ang ating mga kapatid na magkakaroon po ng kaarawan sa buwan na ito. Marami po tayong kapatiran na magse-celebrate po ng kanilang kaarawan. At dito nga po, binigay po sa akin to ni Pastor. Marami po tayong babatian dito, ito sa buwan ng August na to. Dito po kasi ang si Jessie May De La Paz sa 9. Magkakaroon po siya ng, magdaraan po siya ng kaarawan. Dito sa 12, Ian Katanghal. Sa 13, Sandy Yumang. 14, Catherine Katanghal. 15, Arvin Cruz. 15, Janelle Katanghal. Gerald Evangelista. Sa 15 din po yan. At maging sa 15, Maylin Ledesma. Yan po ang ating mga kapatid na magdaraos po ng kanilang kaarawan sa buwan na ito. At nais ko nga rin po batiin, baka may mga kapatid po tayo na nagdaraos ng kanilang wedding anniversary. Dalangin ko po na patuloy po kayong pagpalain at pagbibisin ng Diyos ng kanyang pag-ibig at patuloy po kayong magmahalan. Maging ang magkakaroon po ng kaarawan, patuloy na kayong bigyan ng marami pang kaarawan ng Panginoon. Ligid sana po ay yung merong paglilingkod. Alam niyo po, sa araw na ito ay nagagalak din po ako dahil muli, sabi ko nga, magkakakita-kita tayo sa ganitong gawain. Bagamat magkakalayo, magkakakita naman at nagkakarinigan. Alam niyo po, pinapasalamatan ko ang Diyos dahil binigyan niya rin po ako ng pagkakataon na muli, makapagsilita po rito at makapagpahayag ng kanyang mensahe. Alam niyo po, itong mensahe na ating tatalakayin ay kinuha ko po ito sa aklat ng Philippians chapter 4. Ito yung paborito ring sulat ni Apostle Paul. Ngayon, tatalakayin po natin dito itong chapter 4 kung ano ang mensahe na ating makukuha sa ngayon. Dahil ang mensahe nito ay ito po ay binigay ni Apostle Paul sa mga taga-Philippians believer, at kukuha naman tayo ngayon ng aral natin na para sa atin sa ngayon. Tingnan po natin ito, yung section na po ito ng chapter 4, na ang mga talata ay magmula po sa verse 2 hanggang 9. Yan po ang ating pag-aaralan sa ngayon. Pero sa bago po tayo magpatuloy at mapalaot, dumulog muna po tayo sa Panginoon at humingi po ng gabay ng samahan po tayo sa ating gawain. Manalangin po tayo. Amang banal, salamat po Panginoon sa umagang ito dahil isang araw na naman ang ibinigay niyo po sa amin na meron kaming kalakasan at taglay, bagong buhay na inyo pong pinagkaloob. Sa araw na ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa gawain ito, sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, lalo na po ang pakikinig ng iyong mensahe. O Diyos, nawa ang mensaheng ito na aming maririnig sa umagang ito ay tunay pong ilagay namin sa aming mga buhay. Maunawaan namin, Panginoon, upang sa aming pagkaunaw ay makita ito sa amin, O God, sa aming kapaligiran at mapatunayan nila na kami nga po ay mga anak mo. Lord, tulungan niyo po kami, O Diyos, sa umagang ito. Sawayin niyo po, Panginoon, anumang gawa ng balat, o sa laban, Panginoon, na maaaring makapagpapigil sa gawain ito.
Bagkos, Lord, itinitiwala po namin ang kaayusan nito at pagtatagumpay ng iyong gawain. Kaya Lord, nawa ito po ay maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Nais namin, Panginoon, sa araw na ito, mapapurihan ka at maparangalan. Kaya kayo po ang patuloy na pumilos sa aming kalagitnaan, higit sa lahat ang banal na Espiritu ang siyang pumilos po sa aming puso. Kaya ang buong oras na ito, Diyos, ay titiwala namin sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Amen. Amen. Alam niyo pa ang ating pag-uusapan ito ay sa Philippians chapter 4 verses 2 and 9. Ito po yung mga panghihikayat ni Apostol Pablo upang ang mga mananampalataya sa Pilipas ay magpatuloy po sila sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Ngayon, sa kanilang pamumuhay, maaring marami pong balakid o sagabal, but still, inuutosan po sila o ninanais ni Pablo na magpatuloy kayo ano man ang mangyari dahil alam nyo na meron isang Diyos na mabuti na dapat nating isapamumay. Yun po ang pag-uusapan natin dito. Kung may Bible po kayo sa inyong tabi, samahan nyo po ako na basahin natin ang mga talata na atin po pag-aaralan sa aklat po ng Philippians chapter 4 verses 2 to 9. Sama-sama po tayo mga kapatid. Ito po ang sinasabi dito sa chapter 2. I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also through your fellow help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose name are in the book of life. Verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue and if there be any praise, think of these things. And the last verse, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. And the God of peace shall be with you. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa po ng kanyang mensahe. Yun po ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Ano po ba ang tinatalakay dito? Ano niyo po ang sulat na ito ay nagpapahayag ng kanyang paghihimok sa mga Kristiyano sa Philippians na patuloy na mamuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Dahil anuman ang mangyari, dapat ipakita nila ito na kung ano sila at sino sila. Alam niyo po, dahil po ang iglesyang ito ay pinagmamalaki ni Pablo, katunayan. At sabi nga doon sa verse 1, kung makikita niyo, pag nabasa niyo, itong iglesia nito ang kanyang kagalakan at maging yung kanyang putong o yung corona. Kasi ito po yung naging bunga ng kanyang pagpapagal patungkol po doon sa paghayop niya sa mabuting balita ng kaligtasan o yung ebanghelyo. Dito po sa atin sa Philippians chapter 4 verses 2 and 9 ay pinamagatan ko pong ganito. Be an encourager. Be an encourager. Kasi nga ito pong sulat na ito ay nag-encourage sa mga Philippian believers na kung saan ay talagang mahal ni Pablo na magpatuloy. Pero titingnan natin kung ano ba yung ibig sabihin ng be yung encourager. Tingnan po natin yung kahulugan nito. Ano po ba ang kahulugan nito? Ang sabi rito, to help someone to feel confident and be able to do something or to give advice to someone to do something. To help someone to feel confident
Ito po makikita natin eh sa kanyang ano, sa kanyang sulat. Itong mga sinasabi niya, to help someone to feel confident. Pero alam niyo po, sa ngayon, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya din, meron kaya tayong itong puso na ganito na kaya natin mag-encourage sa ganitong kapanahonan, lalo na po sa ngayon na meron pong pandemic. Di po ba? Kaya ba natin na hikayatin, lalo na po ang tao na kung saan ay kinabahan na wala ng confidence sa kanyang sarili, at ituro natin kung ano po ang nararapat. Dahil sa ngayon po, ang ngayong pandemya, kay believers o unbeliever, pare-parehong may problema. Ang katanungan lang dito ay kung paano po inaharap ng bawat isa. At kung mayroon mang isang nag-encourage doon sa mga nangihina ang loob, mas maganda, di po ba? Kaya lang, tayo as believer, dapat doon tayo po sa tayo na tayo po ang nag-encourage sa kanila. Lalo na po, una, doon sa mga, lalo na pa, mga wala pa pong pagkakilala sa Diyos na ito. Paano po natin sila mahikayat kung sila po'y ating mga kaibigan? Mapapanakas po ba natin sila? Marahil, maaari natin silang mapayuhan o mahikayat. Lalo na po kung patuloy po natin ipapakilala itong Diyos na ating sinasamba, di po ba? At doon naman sa mga kapatiran natin, bagamat Kristiyano na po ay pinanghinaan ng loob, pwede rin po tayong gamitin para makahikayat sa kanila at magpatuloy na maglingkod sa Diyos na ito. Di po ba? Alam niyo po, ito yung to be encourager, minsan kailangan natin talaga rito yung tunay na pagmamahal sa ating mga kapatid, ang ating puso, kung paano po natin sila tinitignan. Alam niyo po, dito kasi sa ating pag-uusapan, si Pablo, alam niyo po, itong mga sulat nito, katunayan, ito po yung mga encouragement niya, itong mga salita ng panghihikayat na magpatuloy. Sa kadahilanan na nais ni Pablo na ang mga Kristiyanong ito ay magpatuloy mamuhay. Sa kadahilanan na kawa magamit yung buhay nila upang maging patotoo sa kabutihan ng Diyos. Yun sa lahat, yung buhay nila ay para bagang ebanghelyo. Kumbaga, ito po yung salita na ng Diyos, yung buhay nila, doon na po nakikita para may marami pong mga tao na madala sa Panginoon. Yun po ang gusto niya mapangyari. Alam niyo po, kasi si Apostle Paul, ang gusto niya ang ebanghelyong ito ay lumago, lumawa, at marami po pong makakilala sa Diyos na ito. At ang gusto ko niyang ibig sabihin dito sa Philippian believers ay magpatuloy kayo. Baka sakaling sa buhay niyo, mas maraming kayong maakay. Oh. Yung kumbaga, makita pa lang yung buhay niyo, parang sinasabi na nilang ito na yung ebanghelyo. Yung po ang gusto niya ni Apostle Paul. Kaya kung titingnan po natin, napakaganda di po ba as Christians today? Dapat ito rin po talaga ang business natin. Kung may napinanghinaan ng loob, hikayatan natin na bumalik sa Panginoon, lalo na po kung Kristiyano. Ngayon, kung wala pa pong pagkakilala sa Diyos, hikayatan natin po sila. Ibalita natin ang mabuting balita ng kaligtasan. At kung hindi man tayo po makapagsalita, alam niyo po, minsan, siyempre, kung nahiya po tayo o medyo naalangan, marahil pwede po natin ipakita sa ating buhay. Dahil alam natin kung sino tayo at ano ang ating magagawa para sa kanila. Kaya dito po sa ating tinatalakay na to be an encourager ay nakita na po natin yung ating pamagat. Ang tanong po rito ay ganito. Ang encouragement ni Pablo sa mga taga-Pilipo. Sabi niya, Paul's encouragement to the Philippians believers. Yun po ang ating pag-usapan. Tingnan po natin ang una nating punto. Binigyan ko po yan ng ating pag-usapan na kung saan ay pure work that unity may obtain. Sabi, pure work that unity may obtain. Unity. Sorry, yung unity na yan, unify. Kasi po dito sa verse 2, dito po kasi medyo may conflict yung dalawang miyembro. Maring leader po sila,
o anuman. Pero ang sinulatan po ni Pablo, itong church ng Philippians, katunayan ito po sa mga dahilan kung bakit si Pablo ay sumulat sa mga taga-Pilipos upang ayusin po yung kanilang sigalot o yung kanilang conflict ng dalawang ito. Kung atin po titingnan, pero sinabi ko nga, kung tayo ay mananampalataya, paano natin kaya ito i-deal? Di po ba? Ngayon, ito si Pablo ay ganito po ang kanyang sinasabi, no? Sabi niya ran, ay sabi niya, verse 2, sabi niya, I beseech you, Diaz, and beseech Sentike, that they be on the same mind in the Lord. Ang una niya pong sulat yan, dahil napag-alaman niya po na may sigalot ang dalawang ito, ay sinulatan niya po. Sinabi niya, kayo Sentike, kayo Diaz, ay dapat magkaisa kayo sa Panginoon. Yan ang sinasabi niya ron. Ang nais ni Pablo ay talaga magkasundo sila. Dahil, alam nga naman po, nasa loob ng iglesia, parehong sumasambang, ngunit may sigalot. Hindi po kasi ito larawan ng Diyos. Alam niyo po, si Pablo, talagang gusto niya maging maayos pong iglesia. Ngayon, ito sinulatan niya na, kumbaga, ang una, nais niya ma-settle talaga yung conflict ng dalawang ito. Kasi maaaring magkaroon po ito ng epekto sa gawain ng Panginoon. Di po ba? Imagine niyo po, lalo na po kung ito may mga sumusunod sa kanila. Di po ba? Nakikisimpatiya. Paano po mangyayari sa church? Dati po. Ang unang gusto niya mapangyari dito ay yung talaga magpagkasundo sila. Kasi dito po, hindi natin alam kung ano po yung kanilang pinagkasunduan. Pero makikita lang natin dito, ang sinasabi ni Pablo, na magkaroon sila ng parehong kaisipan patungkol sa Diyos na ito. The same mind with the Lord. I mean, dapat meron po silang common ground. Kung saan ay pareho silang mananampalataya, di ba? Pareho silang iniligtas ng Diyos, dapat makita po nila yan. Pareho silang minahal ng Diyos, dapat yun po ang makita nila. Ngayon, sa pagnanais ni Pablo na maisettle ito, maging ang iba pa pong kapatiran na dati, mga kasama din nila ay nakiusap rin siya. Sabi niya, hinimok sila, sabi niya. Dito kasi sa susunod na talata, sabi niya, I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel. Sinasabi niya, ako namamanig sa inyo na dapat itong tulungan niyo na ako dito sa ating dalawang kapatiran na may conflict na magkasundo sila. Kasi katunayan, nakasama ko rin po sila noong araw sa pag-aayo. Ganito ang nais marahil parating ni Pablo. At dito na po, with Clement also. Kasi ito si Clement po, nakasama rin po nila yan . Kaya sabi niya, matindit po talaga ang pagnanais ni Pablo na magkaroon po talaga ng pagkakasundo sa iglesia. Kaya sabi niya, mga kapatid, Iodia, Sentike, ay magkasundo na kayo sa gawin sa Panginoon. Magkaisang isip lang kayo kay Lord. At dahil dito, humingi pa siya ng tulong, kumbaga back up sa mga kapatiran. Alam niyo po, kung atin po mapapansin, itong salitang yoke, ito po, yan po ang mapapansin natin. Alam niyo po ba kung ano yung yoke na yan? Si Pablo ay inilang tulad niya sa itong yoke na ito, inilang tulad niya sa isang, kasi yung yoke na yan ay yung tinatawag na pamatok. Pamatok, isang kapirasong kahoy na ikinakabit po sa leeg ng dalawang hayop. Marahil ito ay baka, upang sila po ay ipag-bind. Pagtabihin po sila, para kung pag may hinihila silang karaway o kariton, humihila man po sila ng araro, ay magkasabay po silang lumalakad. Yan yung yoke na yan. Yan yung pamatok na ginawang pinaghalin tulad ni Pablo na dapat kayo, tingnan nyo itong dalawang hayop na ito. Nilalagyan ng ganito para sila magsabay. It seems na sinasabi ni Pablo, kung kayo magkapatid, dapat para magkaroon ng kaayusan sa iglesia, dapat mag-perform kayo with harmony. Nag-unite kayo. Una, may common ground kayo . Parehas ang inyong pinaglilingkuran . Ang Diyos na ito . Ikaw, minahal ka ng Diyos. Ikaw, minahal ka ng Diyos. Di po ba? Kaya ang gusto niya na mapangyari dito sa dalawang ito. Kaya siya humingi siya ng tulong. Ngayon,
Ang kailangan kasi dito ay kung ganito ang gusto natin mapangyari, alam niyo po, kailangan dito sa kapanahonan natin na alam niyo po, hindi naman ito kaila sa atin, eh, di ba? Sa iglesia natin ngayon, nagkakaroon din naman ng mga ganyang pangyayari. Minsan nagkakaroon ng medyo hindi nagkakasundo dahil sa siyempre, maaring ang iba ay mataas ang pride. O di kaya kasi mas matalino. Pero alam niyo po, ang sabi ko nga dito sa ating unang punto, kailangan sa ating pagawa, meron talagang pure work. Kasi yung pure work na yan, ay mag-unite po yan. Ang unity ay makakamit po natin. Kasi when you say pure work, ang bawat gawain mo sa Diyos, ay hindi ko sinasabing akin yan eh. Ako ang plano niyan eh. Kung pagawin lagi ka may personal interest, gusto mo, marahil may mga tao na gusto na talaga sila makilala sa halip na mapapurihan ng Diyos, gusto nila sila mapapurihan. May mga ganong pangyayari. Kaya kailangan, kapag pure work, iyak magiging maayos po. Talagang makakamit po natin ang pagkakaisa. Magkakaroon po ng unified work sa gawain ng Panginoon. Kasi alam niyo po, kapag pure work, ang intention natin yung malinis, yung isang matapat, totoo, dalisay na paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, ilalabas niyo yung sarili. Kumbaga eh, ginagawa po ito para sa Panginoon, hindi sa akin. Ginagawa po ito para ang Diyos mong papurihan. Yun po eh, kapag meron talagang pure works, maating ating motibo ay magiging malinis. Kasi when you say pure, alam niyo po, sabi nga ito yung genuine. Ito yung real, unadulterated. Kung ganito po yung pure, talagang inaalay natin ang ating gawa nito para sa Panginoon. Kaya sabi niya rito, nagpatulong siya sa mga kapwa nilang gagawa. At especially dito nga po, binanggit yung salitang si Clement. Marahil, isa po itong miyembro ng iglesia na mapagtitiwalaan. At the same time, sinabi ni Pablo sa huli, sabi niya, nung humingi siyang tulong, sinabi niya, whose names are in the book of life. Di po ba napagkaganda? Imagine niyo po yan. Sasabi niya na, kayo na, hindi kayo magkasundo, hindi kayo magsama ng maayos, hindi kayo magtuwang sa isang gawain sa Panginoon. Alam niyo ba, ang pangalan niyo, nasa aklat ng buhay, alin niyo po doon sa Philippians chapter 3 verse 20. Alin niyo po yung tinutukoy niya diyan ay langit. Kung kayo ay nakalista sa aklat ng buhay, alam niyo po ba ang pinupunta niya langit. Ngayon, kung tayo pinagsasabihan ni po, in-encourage niya tayo magkasundo. Sino tayo para tumanggi, di po ba? Marahil ito ang qualification talaga nung o yung training talaga ng mga papuntang langit o yung mga nakalista ang pangalan sa aklat ng buhay, yung unity. Di po ba? Unity. Kasi sa langit, hindi na pwede kanya-kanya marahil. O baka talaga hindi na kanya-kanya, talaga nagkakaisa. Kaya ngayon, marahil ang gusto ni Pablo doon sa iglesia, dapat ngayon practice nyo na to. Ito na yung buhay nyo. Ito na yung ginagawa nyo. Dahil ito, ang gawain panlangit. Di po ba? Kaya sabi ko, ang una dyan, ang ating makikita, na dapat, kung tayo Kristiyano, ito po ang ating puso. Kaya ito po yung encouragement ni Pablo eh. Dito sa dalawang ito, kailangan magkaroon ng pure works para ang unity ay makamit. May obtain. Di po ba? Kasi nga, kung nagkakanya-kanya tayo, ano natin yung makakamit? Alam nyo po, ang dito whose names are in the book of life, alam nyo po ba sa Revelation, sinasabi yan? Ito po, sa Revelation chapter 20, verse 15. Yan po. Kasi sabi rito sa Revelation chapter 20, verse 15, and whosoever was not found written in the book of life, was cast into the lake of fire. Imagine niyo po yan.
dapat ma, medyo ma, ano na tayo dyan. Naku, kung wala pala tayo sa Aklat ng Buhay, ikakast. When you say cast, di ba, yung sa kila Pedro noon, ng mga ingisda nila, ginamit nilang ano, ikast yung net. Dito, ikast sa fire. Ibig sabihin ay, ihagis. Imagine mo, ihagis ka sa apoy. Di ba, nakakatakot? So, maaring ito, sa ngayon, sa atin, dapat makita po natin ito, di po ba? Yung mga ayaw makipag, makisama doon sa gawain at ang gusto eh, siya ang maging tagapanguna eh, dapat ito, makita niya ito. Baka wala ka sa Aklat ng Buhay, itatapon sa apoy, di po ba? Pero maganda nito, si Pablo talagang matyaga po siya eh, na patuloy niyang hinihikayat ang mga taga-Philippians. Alam niyo po, kasi doon sa itong Philippians nito, itong mga miyembro, itong Philippians believers, talagang mahal po ito ni Pablo. Eh. Kasi dito sinabi niya sa verse 1, alam niyo po, sabi niya rito, ang mga Philippians believer, ito po yung kanyang joy and crown. Kaya dito pa lang sa una ng verse ng ating teksto, sinabi niya na, stand fast. Stand fast in the Lord. Dahil alam niya na ang mga mananampalataya ay may magandang kalalagyan sa darating ng panahon. Kaya doon sa chapter 3 verse 20, pinakita niya roon, langit. At ito po ang pinakamaganda. Ngayon, kaya sinasabi niya, therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and my crown, so stand fast in the Lord. My dearly beloved. Alam niyo po yung therefore, bakit niya sinabi yan? Kasi nung una po may sinabi na siya roon kung bakit sila dapat magsitibay sa Panginoon. Kasi doon po sa chapter 3 verse 21 ay bagbat ang katawang ito po ay mamamatay, ang katawang lupa na ito ay muli po itong bubuhayin ng Panginoon na meron pong glorified body. Nakita niya roon na ang mga mananampalataya sa pagdating ng panahon, itong katawang lupa na ito po, mabubulok ito eh. Hindi naman po ito ang kumbaga mag-i-exist doon sa darating na panahon. Ito ay mabubulok, pero babaguhin po ito ng Diyos. Kasi ang Philippians chapter 3, verse 21, ayun po yung promise niya na merong resurrection. Kaya ito si Pablo, matindi yung paghahangad niya na itong mga mananampalataya, dapat ay magpatuloy tayo. Mahirap man o hindi, alam nyo ba, may magandang pinaganda sa atin ng Diyos. Kaya huwag kayong matakot, magpatuloy kayo. Kaya sa verse 1 niya, sinabi niya, stand fast. At pagkatapos niya, ay hinikayat niya papatuloy na kung saan, doon sa conflict, ay magkaroon kayo ng unity. Kailangan sangkapan niyo ito ng pure works para mabuo ito. Para mag-unite ang bawat isa. Eh, mahalaga eh, di po ba? Kasi ang mundo, nakatingin eh. Nakatingin po sa bawat isa sa atin. Imagine niyo po, kasi ang gusto ni Pablo, ang buhay ng mga taga-Philippians ay maging daluyan po ng pagpapala. Ang sinasabi ko nga kanina, hindi pa nagsasalita ng Kristiyano, parang alam na ng mga hindi mananampalataya na ito yung Ebanghelyo ni Kristo. Parang nababasa na po tayo. Nababasa na po tayo. Kung kaya sila ay mahihikayat para kilalanin ng Diyos na ito. Yun ang gusto po ni Pablo, ay sumulong talaga at lumago at maraming makakilala kay Kristo. Kaya nga po siya, alam niyo po, sinulat niya po ito. Katunayan na may kaso po siya. Naghihintay lang po siya ng resort kung ano magiging resulta dito. Kaya lang, nasa house arrest. Pero wala po siyang laya. Pero tingnan niyo po siya, pag nakahikayat siya, parang wala eh, no? Parang ganda ng kalalagayan niya, hindi natin alam eh, mas mahirap rin po pala ang kalagayan niya. Ito po si Pablo, kaya magiging encourager tayo, makapag-encourage tayo. Bang klase, di po ba? Ito si Paul, talagang hahangaan mo po talaga siya eh. Yan po ang dapat eh, sinasabi niya. Yan po naman po tayo sa ating pangalawang pag-uusapan. Ito po ang ating pag-uusapan, ang pangalawa, ito po. Pure joy, that rejoicing may remain. Pure joy, that rejoicing may remain. Kumbaga, kailangan nandun yung pure joy
para itong ating kagalakan na ito ay manatili. Kasi dito sa verse 4 and 5, sabi niya, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men that the Lord is at hand." Yan po sinasabi niya dyan. Ngayon, alam niyo po yung word na rejoice? Ang dami po niyang sinabi niya sa Bible. Rejoice, joy, napakarami po niya sinasabi niya dyan. Bakit? Dahil itong gusto niya mapangyari sa iglesia eh, na magalak kayo. Ano man ang iyong kalalagayan sa ngayon, kasi maaaring ang iniisip nila po dyan, yung conflict doon kila Iodias at Sentike, o di kaya naman doon sa mga false teacher na nagtuturo ng ibang doktrina. Maaaring hindi sila magalak o natutrouble po sila roon. Pero sinasabi ni Pablo, ay magsaya kayo o magrejoice kayo, magalak kayo sa Panginoon. Sagot niya ng Diyos, ibig sabihin. Ngayon, dito sabi niya, kaya sinasabi niya, ang rejoice ay hindi yung, kumbaga, yung dahil nasa positibo ang ating pananaw. Ang rejoice, sinasabi mo ng isang pastor na narinig ko, ang rejoice, kaya tayo nagre-rejoice, ay hindi doon base sa ating mga positive mental attitude natin. Kundi ang kaya tayo nagre-rejoice ay base doon sa confident that God is in control. Kaya tayo, kaya natin mag-rejoice, kaya natin mapanatili ang rejoice sa ating buhay o maging sa kabuuan, sa loob ng iglesia, ay base doon sa ating confident that God is in control. That God is in control. Kasi marami pong problema dyan. Eh, hindi nyo naman po talaga mapipigilan ang mga problema sa loob ng church, di po ba? Ngayon, kung ano man po ito, marahil harapin natin. Pero hindi po tayo nakasimangot. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Philippians, magpatuloy kayo. Katunayan ng isinisulat niya po yan. Wala naman siya sa magandang kalalagayan eh. Nandun nga po siya sa house arrest eh, sa Roma eh. Naghihintay po ng resulta, kung ano magiging resulta sa kanya. Dahil marami pong accusation sa kanya eh. Nung kung saan naman ay wala namang, kumbaga eh, walang kalutoy-latoy na mga akusasyon. Pero eto ngayon, naghihintay siya doon at hindi siya malaya. Pero siya, sumusulat pa rin. Pag tinignan natin sa pagsumulat, akala mo walang problema. Okay ang buhay. Ayos na ayos. Pero bakit niya po hinihikayat na mag-rejoice? Kasi nga, alam ni Pablo na mga mananampalatayang ito ay may maganda talagang patutunguhan sa future. Yun po ang laging tinatanong ni Pablo. Talagang malayo po ang kanya tanaw. Kaya sabi niya dito, nag-encourage siya dito sa mga taga-Philippians na magalak kayo. Ano man ang inyong pinagdaraanan ngayon? Nais niyang sabihin na ganito na, eh kung ako nga, ang dami kong pinagdaanan. Pero nagagalak ako. Dahil kayo ang bunga ng aking mga pinagpagalan. Kaya sana maging ganun din kayo. Imagine niyo po, no? Kaya nga doon sa doon sa chapter 4, alam niyo po, pinagmamalaki niya yung mga Philippians believers na yan eh. Dahil sabi nga niya, siya ang iglesia nito ang kanyang kagalakan. Ito yung kanyang putong. Ito yung kanyang corona. Nang ibig sabihin lang, ay itong aking achievement doon sa aking pagpapagal. Marami akong dinaanan, nahirap. Pero ito ngayon, ang iglesyang ito na pinagpagalan ko ay nagpapatuloy. Kaya kung nakaka-experience ako ngayon ng maraming paghirap, ay ito naman ang iglesia na aking nabaginan ng salita ng Diyos, nagpapatuloy. Katunayan, ang iglesyang ito, ito pa nga yung supporter niya. Kaya natutuwa po siya sa ganun. Ano man ang mangyari, hindi dahil dun sa positive thinker talaga ako eh. Pero ang sabi nga, nagagalak tayo, pwede tayong magalak dahil naniniwala tayo na ano man ang nangyayari, ito ay kontrolado ng Diyos. Kaya nga kung pure joy, kung mayroon tayong pure joy, ay tiyak
Kasi yung pure joy ay nanggagaling po dito sa kalobloban ng ating pagkatao, sa ating puso. Hindi po siya yung nakikita lang natin sa panglabas. Kasi si Pablo sa gitna ng kahirapan, nagagalak po siya. Kakaiba po siya. Hindi nga niya alintanin. Dito yung pananakit sa kanya. Ang importante sa kanya, yung mga taong mailalapit niya doon kay Kristo. Iba't po talaga. Yun ang nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Kaya nga itong Philippian Church, inaalagaan niya po ito. Kaya itong Philippians, itong section na to, yung Philippians chapter 4 to 9, alam niyo po, ito po ay mga encouragement word ni Apostle Paul. Dahil kagalakan niya po ang iglesia nito. Ngayon, ang sinasabi niya dyan, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Magalak kayo. Ano man ang nangyayari sa inyo, tanda nyo, kontrolado yan ng Diyos. Walang mangyayari sa iyo dyan na hindi lang sa kapahintulutan ng Diyos. Kaya malaking bagay po yun, di po ba? Maging tayo man sa kapanahonan ngayon, di ba? Kung darating man to sa atin, nalulugmok tayo, lalo na po sa panahon ito ng pandemya, parang pati Kristiyano, mahirap magsaya, mahirap magalak. Eh, pag sinabi mo, magalak, may depresya ka yata eh. Kita mo ang paligid, di ba? Maraming hirap. Maraming mga problema, lalo na po ngayon. Sa walang hanap buhay. Ang iba natatakot na baka maapektuhan ng mga virus na ito. Natatakot. Kaya maging ngayon, pag sa gawain ng Panginoon, mahirap ayain, tinatamad, dahil malungkot, o ano pa man. Dahil ang iniisip nila kasi maapektuhan ako. Itong mundo natin, puro problema eh. Hayaan na po natin yung problema sa kanyang problema. Tingnan po natin ang ating ang ating kalalagayan bilang Kristiyano. Ito nga po si Pablo, wala po siya sa magandang kalalagayan, pero patuloy po siya nag-iikayat na magalak. May katwira naman po tayo magalak, ha? Di po ba? Gaano ba katagal kung naghihirap tayo po ngayon? Hindi naman po ito aabot siguro na 100 taon. Ay umabot man po, may katapusan. Kasi sabi niya nga po rito, the Lord is at hand. Mali mo, anytime, biglang bumalik ang Panginoon. Gusto niyo po ba? Pag bumalik pang panong, gusto niyo na po ba? Ay bagay, pag sinabi mo, paghirap na siguro, mas maganda, bumalik na si Lord para matapos na rin tong hirap. Pero sabi niya dito nga, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known. Itong let your moderation be known, ay sinasabi niya rito na ang moderation na yan, describe the heart of a person who will let the Lord fight his battles. Yan yung moderation. Para sinasabi niya na kung ano ang ating nararanasan ngayon, ay kaya akong ipaglaban ng Diyos na ito. Kaya magiging mahinahon ako. Alam mo sa King James, ginamit niya po yata ang salita dyan ay mainhin. May kahinhinan. Yan po yata ang ginamit niya dyan na salita. Kahinhinan. O may kahinahunan. Talagang confident siya sa Diyos na ito. Na hindi siya pababayaan. When you say moderation, okay lang ako. Kasi, dinidescribe nito, sinasabi ng kanyang puso, ng taong ito, ang Diyos ang lalaban para sa akin. Ano ba po nangyayari na sa ngayon? Kung may COVID-19 na, ipaglalaban din ako ng Diyos, kaya ako ipaglaban ng Diyos. O ngayon, ang magiging resulta, di po ba? Magagalak tayo, ano man ang mangyari. Kasi sabi niya rin, the Lord is at hand. Babalik kayo God, anytime. Kung ano man po nangyayari sa atin, tanda mo natin, bagmat hindi po natin alam ang eksakto ng kanyang pagbabalik, may pangako, the Lord is at hand. Dako naman po tayo sa ating pangatlong pag-uusapan. Ito po ang ating pag-uusapan, ang pangatlo. Ito po. Your trust in God to be free from anxiety. Yan po yung sa 6 and 7. Sabi niya po rito, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Sabi niya, be careful. Huwag kayong magulumihanan sa mga anumang bagay. Sabi niya, ang utos na ito po ay hindi isang option, kundi ito po ay isang command.
Ito ay talagang matinding paghihikayat ni Pablo. Huwag kayong magulumihanan sa anumang mga bagay. Kaya ang tinuturo dyan, na dito, pag sinabi niya, kung meron mo kang iniisip na ganyan, sabi niya, may magagawa. Prayer and supplication with thanksgiving. Manalangin kayo. Ipaabot niyo sa inyo ang inyong mga hinain sa Diyos na ito. Sabi niya, let your request be made known unto God. Paalam niyo sa Diyos. Kasi that time talagang nagkakaroon din po sila ng kabalisahan. Again, muli doon sa mga sigalot sa loob ng iglesia at sa mga nagtuturo ng mga kamalian. Nagiging problema rin po nila yan. At marahil may iba pa po silang problema, lalo na po ang kanilang pansarili, marahil ang kanilang pangangailangan, anong kakanin. Alam niyo po, sabi ni Pablo, trust, sabi niya, kailangan meron lang tayong pure trust in God to be free from anxiety. Alam niyo po, pag mananatili tayo dyan, walang mangyayari, di po ba? Alam niyo po, doon sa aklat ng, ng Mateo, chapter 6, verse 25, at patuloy, ito po kasi, ang sinasabi niya, sa Mateo, chapter 6, verse 25. Babasahin ko lang po, para makita po natin. Ito naman po patuloy sa mga na nagugulumihanan. Parang ito naman po ang version kumbaga ni Mateo. Sabi niya rito sa verse 25. Kaya nga, sa Tagalog ko pa babasahin, sa English, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body what you shall put on. Is not life more than meat and the body than raiment? Nasabi niya rito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga bali sa isa inyong pamumuhay. Tapos kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Marahil ang iglesia sa Pilipinas ay nagdaranas din po ng kabalisahan sa sigalot, sa mga maling katuruan, sa kanilang pangangailangan. Pero ang payo lang po dyan, encouragement lang po dyan ni Pablo, sinasabi nga niya, let your request be made known unto God. Paalam natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Maging dito sa sinulat ni Mateo dito, alam niyo po, yung mga huwag tayong mabali sa anong ating kakanin, kung ang ibon niya hindi nagtatanim, hindi nag-aanay, pinapakain ng inyong amang sa langit. Pero ang pinakasabi lagi dito ni Mateo po sa Matthew 6:33, kung ating po tingnan, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dito kay Pablo ay prayer. Prayer. Why worry when you can pray? Di po ba? Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Ang importante, magtiwala tayo sa Diyos na ito. Magtiwala tayo sa Diyos na ito. Kasi sabi niya, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Sabi niya, the peace of God. When you say the peace of God, ito sinasabi sa isang aklat, sabi niya, yung peace of God nito, una, siya po yung nag-protect us from rash action. Sa ating action na lagi tayong, kumbaga, mamadali. Yan po ang sinasabi niya. Medyo relax lang tayo. Kasi tayo, minsan gusto natin na, lalo na sa ating mga prayer, gusto na natin ng sana sumagot na kaagad ang Lord. Kaso ang Diyos ay may kanyang oras Hindi po natin mautusan. Ngayon, sabi niya, yung peace of God, sabi niya, and the peace of God, sabi niya sa isang aklat, ang peace of God dito ay naghahatid sa atin na from, yung complaining natin,
hindi tayo laging mareklamo. Yun ang nagpo-protect sa atin para lagi tayong magreklamo sa Diyos na ito o sa ating buhay na ito. Naaburido tayo. Complain. Pag dumarating, naku, ayan na. Tapos yung peace of God, ito po yung nagpo-protect sa atin from fear. Sa takot. Sabi niya. Tapos yung peace of God protect us from anxiety. Yung pagkabalisa. Talaga nababalisa tayo, natuturete tayo. Marahil itong iglesia dito sa Philippians ay ganito pa nangyayari. Kaya ito sinusulatan ni Pablo at patuloy silang hinihikayat. Ito yung encouragement niya. Na kung saan, may prayer naman eh. Di ba? Pwede kayong dubain sa Diyos eh. Katunayan, alam naman ng Diyos, inyong pangangailangan. Importante, manalangin kayo at lumapit. Sabi niya, the peace of God protect from lack of joy. Alam niyo po, kung wala kayong joy, kaya kayong bigyan ng kagalakan ng Diyos. Tapos sabi niya, the peace of God protect us from sinning. Imagine niyo po yan, yung peace ng God niya, pinaprotektahan tayo na magkasala. Sabi niya, kaya sabi niya, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Dahil kay Christ Jesus na ito, ay talagang iingatan po tayo ng Diyos na ito. Tutulungan niyo po tayo na huwag tayong reklamo ng reklamo. Tutulungan tayo ng peace of God na ito na huwag tayong matakot. Dahil alam natin may Diyos. Amen? Ang Diyos na ito, ay hindi po malayo sa atin. Ang importante ay kailangan magkaroon lang po tayo ng tunay, totoo, dalisay na pagtitiwala sa Diyos na ito para maligtasan po natin itong anxiety nito, ang pagkabalisa. Kaya kung titingnan po natin ang mga Biblia pagdating sa ganyan, ang gaganda po ng mga sinasabi nila. Lalo na po sa Mateo, makikita natin mga ibon, mga ating pananamit, ating pangangailangan. Tapos dito kay Pablo, kung ano man inyong pangangailangan, napakasimple ang paraan, prayer and thanksgiving. Maroon na po tayo manalangin, di po ba? Manalangin. Yan po ang kanyang paghihikaya. Imagine niyo po kung tayo matatakot. Matatakot tayo. Tapos masisira ang ating buhay Kristiyano. Ano mangyayari? Ipagpapalit ba natin yung makakanta natin sa darating na panahon dahil lamang dito? Di po ba? Kasi Pablo, sinasabihan niya na be careful. Ingatan natin na mabalisa sa anumang bagay. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart. Kita niyo, poprotektan niyo yung heart niya, ang ating isip, kay Kristo. Yung puso natin na yan. Kasi alam niyo po, pag patuloy tayong mabalisa, maging sa ating mga ministry, lalo na, disgrasya na. Lalo na po ngayon, sa kapanahonan natin ngayon, sa tindi natin pagkabalisa, tingnan niyo po. Ito sinasabi ni Pablo, prayer, supplication. Iparating natin sa Diyos ang ating mga hinaing. Di ba? Parang napakasimpleng gawin yan. At talaga nagagawa naman po talaga natin yan. Pero sa atin sa kapanahon na yan, kahit ganyan po ang mga instruction o encouragement ni Pablo, nasisiraan pa rin po tayo ng loob eh. Tila baga, ang tingin natin sa Diyos na ito ay hindi niya po alam ang nangyayari. Hindi naman natutulog ang Diyos, di po ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na wala siyang pakialam sa atin. Dahil ang business ka ng Diyos eh, tayo eh. Nakikita niya lagi tayo araw-araw at alam niya kung ano nangyayari sa atin. Yun po maganda. Kaya sabi niya yung peace of God na yan. Nako, sinabi niya yung peace of God na yan. Yun ang lagi magpoprotekta sa atin sa lahat ng bagay. Kaya itong anxiety na ito, hindi dapat ito manatili sa atin. Ibigay natin ito sa Diyos dahil alam natin ang Diyos na ito ay makapangyarihan at kaya naman niya po itong kunin sa atin. Ang importante lang dito ay kailangan talaga ay magtiwala tayo sa Diyos. Si Pablo, ganun din po ang buhay niyan. Marami pong dinaanan yan. Mga suliranin. Pag nabasa po natin doon sa aklat ng Acts, napakarami po niyang pinagdaanan dyan na
kung saan ay natuklaw ng angas na hindi namatay, na kung saan ay lumubog ang sinasakyang barko, ngunit hindi nalunod at namatay, nariyan po. Kaya sa sinasabi niya, ginugulpi siya, halos mamatay, malugmok. Pero dumarating po ang awa ng Diyos, lagi niya po naliligtasan, hindi siya nagugulimayanan. Kaya nung sa dami ng problema na kanyang dinanas, yun pa rin po ang patuloy na nagpapatibay sa kanya dahil nakikita niya yung kamay doon ng Diyos. Kaya ito pinapayuhan niya na huwag kayong maglala sa anumang bagay. Kaya sabi niya si Pablo, sanay maguto, mabusog, okay lang. Iba po kasi ang panahon ni Pablo. Kung ito lang po, alam niyo po ba itong sulat na ito, panghihingkayat to ito ni Pablo na ang Kristiyano dapat yan ito, magpatuloy kayo. Kasi ang lagi niyang pananaw, anuman ang nangyayari sa ngayon, kung mananatili kayo sa Panginoon, ay may maganda na mga, may maganda itong resulta doon sa hinaharap. Yun po laging tinitingnan niya. Kaya pag nagkapaghikayat siya sa iglesyang ito, parang wala ba siyang katakot-takot, parang maganda ang kanyang kalalagayan, ayos na ayos. Pero katunayan, di naman ganun eh. Pero lagi ang tanaw niya kasi, halimbawa siya, ano man ang mangyari sa kanyang buhay, lagi po siya nakakasiguro. Yung po maganda eh. Alam niya ang kasigurado na sa ang pangako ng Diyos, talaga may kasiguraduhan. Kaya dito, para huwag po makalaya po tayo sa mga alalahanin na ito, sa pagkabalisa, tandaan po natin, magkaroon po tayo ng totoo na pagtitiwala sa Diyos. At pag nagkaroon po tayo nito ng pure trust in God, ipapakita ng Diyos na dapat po talaga siyang pagkatiwalaan. Amen? Yan po yung Diyos natin na pinaglilingkuran. Ngayon sa pandemyang ito, nagugulumihanan tayo. Ngayon ay hindi natin alam kung bukas, ano naman ang aming kakanin? Bukas, paano to? Wala na naman trabaho. Pag lumabas naman ako, baka naman ako maapektuhan. Kaya pag ganito, lagi naisip natin, nababalisa tayo pag tinawagin mo, uy, bro, ano tayo, kapatid? May gawain tayo. Parang walang gana. Walang kabuhay-buhay. Parang ano ba? Kakaiba. Ayaw makibahagi. Laging busy. Busy. Parang laging ang ganun. Dahil nababalisa eh. Doon lagi sa kanyang pangangailangan. Kaya sabi ni Mateo, nababalisa kayo sa inyong laging pangangailangan. Samantalang unahin nyo ang karya ng Diyos, tingnan nyo ito. Seek you first the kingdom of God. Ano man ang kanyang pangangailangan na kanyang idaragdag? Nababalisa, natatakot na, nawawala ng gana na para maglingkod sa Diyos. Eh, buti nga ngayon linggo, marahil nandiyan po kayo nanonood. Hindi po ba? Hindi po ba kayo nababalisa? Okay lang po ba kayo? Kaya kayo ngayon ay narito, nagsasama-sama tayo. Huwag po kayong mabalisa. Kasi ang mga suliranin po natin, katulad ng panghihikayat ni Pablo sa mga Philippian believers, huwag po kayong mabalisa. Meron po yan gamot o meron po yan may papayo natin na para malagpasan po natin yan. Ito, by prayer and supplication and thanksgiving, let your request be made known unto God. Kasi kung maayos pa tayo, hindi po tayo nababalisa, every time po naglilingkod tayo sa Diyos, ano man ang ating gawain, kung magpa-participate po tayo, mayroon po tayong kasiglahan. Katunayan, hindi lang naman tayo po may problema. Ang buong mundo may problema, lalo na po sa panahon natin ngayon. Ang tanong lang nito ay kung paano tayo maharap. Bilang mga mananampalataya, dapat makita po ng mundong ito, nakakaiba po tayo. Alam niyo ba bakit? Eh, may Diyos tayo makapangyarihan, di po ba? Hindi naman basta-basta itong Diyos na nagmahal sa atin. Walang Diyos. Itong Diyos na ito, ay wala po siyang katulad. At wala po siyang katapat. Ito po yung nagmahal sa atin. At kung tayo nababalisa, lumapit lang po tayo sa Diyos na ito. At kaya niya po tayong protektahan ng Diyos na ito. Ang ating puso, ang ating kaisipan, puprotektahan po yan ni Jesus kung patuloy lang po tayong lalapit sa Kanya. Amen? Ayun po. Darako naman tayo sa pinakahuli. Ito po yung tinatawag natin na pang-apat. Ito po. Pure heart that Christians virtues the sin.
ano po yun? Yung pure heart na yan, kapag meron po tayong pure heart, sinasabi dyan, yung Christian virtues, yung mga mabubuti, ha? Pagkagandang gawain ay patuloy pong makikita yan sa atin kapag may pure heart tayo. Kasi sabi niya rito, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think of these things. Sabi niya, think of these things. When you say think, sabihin, ito po yung mini-meditate natin, yung mga mabubuting bagay. Diba? Ang Christian, ay lagi nating mini-meditate ito kung ano yung true, kung ano yung honest, kung ano yung pure, lovely, at nang sa ganun magkaroon ng good report. Yung think na yan, ang parang ang katapat niyang salita yung yun ang lagi natin sa isip, yung meditate, mini-meditate natin. Every time na ganitong ginagawa natin, sabi nga ng isang mananampalataya, pinapasakop natin ang ating kaisipan sa Diyos na ito para patuloy tayong maging obedient sa Kanya. Kasi siyang iniisip po natin. Siyang iniisip natin. Kaya dito makikita natin, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Yan si Pablo. Sabi ni Pablo, tingnan niyo ako. Ako ang magiging sample niyo. Kasi makikita natin si Pablo, ay talaga namuhay ito na may integridad. Makilala niya ang Panginoon. Talagang matapat, totoo, sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya kung gusto nating mapakita ang mga mabubuting gawa na yan, yung Christian virtues na yan, tularan natin siya. Kasi sabi niya, those things which ye have both learned, yung mga natutunan niyo sa akin, and received, and heard, and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Biro mo, ang Diyos ay sa inyo. Biro mo, kasi si Pablo, ang pinakamagandang example natin para patuloy po tayong mamuhay ng tulad nito. Kaya nga po siya, malakas ang loob niya na manghikayat eh. Mag-encourage ng mga ganitong katangian ng isang mga Kristiyano. Dahil siya mismo ay ganon. Kaya may lakas po siya ng loob na ganon. Ngayon, lalo na po yung sinasabi niya sa mga yung heart. Yung ating heart kailangan, alam niyo po ba? Kasi ang lahat ng ating ginagawa po, ay nagbumula po yan sa ating puso. Kaya kailangan bantayan po natin yan. Opo. Yung mga, finally, brethren, whosoever things are true, ito yung mga honest, ano yung mga pure, ano yung mga lovely, yung good report, yan ang mga virtue natin. Alam niyo po, ang sabi nga ng Bible, yan ay nagbumula sa ating puso. Kapag yan ang patuloy nating minimeditate, punta po rin yan sa isip. At yan po ang lalabas sa atin, action. Pasakot, ipakontra natin sa Diyos ang ating puso. Mas maganda po. Oo, mas maganda yan. Kasi ang puso, kung ano ang sinasabi ng puso, yun ang lumalabas po talaga. Kaya sabi, bantayan natin yan. Kailangan mas maganda yan. Kasi ang puso ay yung command center ng ating life. Opo, yan po. Kaya tayo ngayon, tingnan mo natin. Ha? Again, kailangan ang pusong ito, ito yung puso nito, pure hearts, yan po ang bantayan natin. Kapag pure po yan, tunay po yan, alam niyo po, ito, walang problema po yan, lalabas. Kasi doon po yung nagmumula. Kaya sabi doon sa Proverbs chapter 4, verse 23, tingnan lang po natin, Proverbs chapter 4, verse 23, sinasabi niya rito, babasahin ko po, sabi niya, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, bantayan natin ang ating puso. Ingatan natin ito na huwag marumihan. Na huwag itong mapulyot. Kasi kung ito'y marumihan, lalabas po dyan ang karumihan. Kasi anuman ang lumalabas na ating action, ating sinasabi,
at ang ating gawi ay nagmumula po dyan sa heart. Kaya sabi niya, kailangan para lumabas itong mga virtues na ito at lagi makita, kailangan ang ating puso ay dalisay, tapat at totoo. Ipahawak po natin ito sa Panginoon. Lagi po natin yung bantayan. Kasi yan po ang pinaka-command center ng ating buhay, yung puso. Diyan po lahat nanggagaling yan ang nangyayari sa atin. Kaya, kailangan lahat ng ating ginawa, kundi sa puso na yan, kailangan ang meditation natin ay mga bagay na nanggagaling sa Diyos. Kaya, mga kapatid, ha, para magkaroon tayo, sabi niya ito, para maging katulad tayo ni Pablo, yung kanyang style, yung sinasabi niya, yung kanyang gawi, kilos, kung paano siya namumuhay, kasi sinasabi niya, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, sa kanya, do and the God of peace shall be with you. Ngayon, anong sabi natin? Magagawa lamang po natin yan. Magagaya natin siya. Matutularan natin siya kung meron po tayong pure heart. Kaya ang heart na yan ay patuloy po nating ingatan. Huwag natin pong hayaan na mapulyot. Kaya dapat ang thinking natin ay itong mga mabubuting bagay. Yun ang lagi nating minimeditate. Kapag ang lagi minimeditate, talagang puso natin talaga marahil ay naka-incline sa God na ito. Yun po maganda. At yung pinag-uutos ni Pablo na tayo, gayahin natin siya, kaya natin. Alam niyo po, si Pablo, sabi nga niya, gayahin niyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. Di po ba? Yan ang pagkaganda po nito. Ngayon, kung babalikan po natin, muli, ang ating tinalakay po ito sa Philippians chapter 4, verses 2 to 9. Ito po ay puro encouragement ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Itong kanyang pangikayat na ganito kayo dapat mamuhay. Di po ba? Ilang puntos yun? Apat. Apat na puntos po yun. Yung pure works natin, yung ating pure trust natin sa God, nandyan, yung pure heart natin, and yung pure joy natin, kailangan nandoon para lumabas po ang magagandang bagay na dapat lumabas sa atin bilang mga mananampalataya. Kasi alam niyo po, ang gusto talaga ni Pablo, ang buhay ng bawat mananampalataya doon sa Pilipos ay nagpapatuloy. Sa kadahilanan, nakita ni Pablo na talagang in the end, in the future, ay may inihanda talaga ang Diyos dito na magandang lugar. Ngayon sinasabi natin, langit. Doon po yun. Ngayon kung dito sa ngayon, marami na mabutang struggle dito sa buhay natin ito, sa mundong ito, magpakatatag lang po tayo. Gano'n na po kung gano'n ba katagal abutin na ating paghihirap compared doon sa ipapalit ng Diyos na eternity. Imagine niyo po ito, may mga katapusan dito ay papalitan ng Diyos ng puro walang hanggan. Anong gusto niyo? Yun po ba? Kaya ngayon, kung nararanasan po natin ngayon itong pandemya nito, parang nalilito tayo, natataranta tayo, nawawalan tayo ng gana, pati paglingkod sa Diyos, maging ating prayer, maging ating bibig na nagpapasalamat sa Diyos, hirap na hirap magpasalamat dahil ang iniisip, ano ang ating kakanin, ano ang ating trabaho. Tingnan po natin ang magagawa sa atin ng Diyos. Tingnan po natin. Manatili po tayo sa Kanya. Kaya nga meditation natin dito ay yung puro yung salita ng Diyos para tumibay po tayo. Ang ating puso na ito, patuloy po natin i-incline sa God na ito. And every time na ginagawa natin dito, ay lalo po itong tumitibay, mga kapatid. Kaya nga po sa umagang ito, kung kayo man po ay naging kabahagi ng gawain ito, sinasabi ko man po ako, nag-encourage din po ako sa inyo, manatili po tayo sa Diyos na ito. Yamang nakakilala na po tayo sa Diyos na ito at naranasan na po natin ang kanyang pagmamahal, magpatuloy po tayo. At kung tayo ngayon ay sinasabi ng nating Christian tayo, mananampalataya tayo, don't just say it, live with it. Amen? Okay, dako po tayo sa ating conclusion. Mukha na pasarap po, ano, di ba?
Medyo napahaba po. Anyway, maganda naman po ang magiging resulta naman ito sa atin. Yung conclusion po natin, tingnan po natin ang conclusion ko. Conclusion, ito po. Some people today live without hope. Okay? They do not know what the consequences will be when they die. Why don't we encourage them to know Christ? Ito po ba? Dapat tayo as Christian, dapat na ito ang business natin. Encourage tayo. So that, when it seems hopeless, God's message about our future hope can be deeply encouraged us. Put our lives, ito ang encouragement. Put our lives on Christ, which will give you a peace like no other, and rest assured that you will have a blessed future. Patuloy po tayo manghikayat. Patuloy po tayo mag-encourage. Lalo na po doon na hindi pa po nila tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Gawin po natin ito. Ngayon sa ating mga kapatid sa ngayon na nagdaranas po ng panghihinang espiritual, encourage po natin sila. At sabihin natin sa kanila, bro, tatagan mo. Maganda ang inihanda sa atin ng Panginoon sa future. Magpatuloy tayo. Hindi po ba? Ay mas lalo na doon sa walang pagkakilala, na hopeless talaga, hindi alam kung ano mangyayari sa darating na panahon. Pakilala natin sila. Kung tayo man po ay mahiyain, kung tayo man po ay bantulot, maging sa buhay sana maipakita natin kung sino tayo bilang mga Kristiyano. Amen? Tingnan niyo po itong revelation na makita natin, yung na-prepare sa atin ng Diyos sa pagdating po ng panahon. Ito po yon. Tignan po natin. Revelation chapter 21 verses 1 to 4. Ito po sinasabi. Ang sumulat po nito ay si John the Beloved, isang apostol ni Kristo na kung saan ay talagang nakaranas din po ng matinding persecution. Pero alam niyo po na natili siya sa Panginoon na ito. Ito po rin yung sumulat ng John, 1 John, 2nd, 3rd John, at anditong Revelation. Yan, siya po ang sumulat niyan. Kaya nga po, ang lahat ng sulat niyan ay pinapakilala niya na si Jesus, bagabat tao, siya ay Diyos. Ang tindi po niya ng mga sulat niyan. At ito nga sa Revelation, ito, sabi niya, ito po yung in-reveal sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, "And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of the heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And the God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." Imagine nyo po yung pupuntahan natin, yung po maganda. Dapat ito po talaga yung tinitingnan natin. Kung ano man po ang ating pinagdaraanan ngayon, magpatuloy po tayo. Kaya si Apostle Paul, sabi niya, magpatuloy kayo, mga kapatid. Kaya itong muli, sasabihin ko sa iyo, itong chapter 4, verses 2 and 9, itong section na ito, ang itinuturo niya ito ay puro encouragement na magpatuloy ang mga Kristiyano sa Panginoon. Kasi may magandang inihanda ang Diyos sa kanila. Amen? Imagine mo po ito, ito na lang, "And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." Mga dati, wala na. Okay na. Kaya mga kapatid, gawin po natin itong inspirasyon. Gawin po natin itong pinakamatibay natin sandigan, na ito ang magaganap sa atin sa ngayon, itong pandemyang ito. Magpatuloy lang tayong humingi sa Diyos na ito. Manalangin tayo at patuloy tayong manghawak sa kanyang mga pangako at salita. Dahil ang lahat ng iyan
ay ipagkakaloob niya po sa atin. Amen? Kaya ngayong umaga po, bago tayo magkahiwalay, dalangin ko po, maging nandun sa malayong bansa, maging dito sa Pilipinas, manatili po tayo sa Diyos nito at meron po tayong magandang kinabukasan. May na-prepare po sa atin ng Diyos sa mga mabuting bagay. Kaya, huwag po tayong Panginoon ng Diyos. Praise the Lord! Salamat po sa mensahe ng Panginoon. Ngayon po, dumako po tayo sa ating pangwakas na panalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, lalo na po sa mensahe na inyo pong pinagkaloob sa amin. Nawa, magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patatagin niyo po kami. Ano man po ang aming pinagdaraanan sa ngayon, Lord, tulungan niyo po kami, O God. Patuloy niyo po payapain ang bawat tahanan. Patuloy niyo po proteksyonan ang mga kalusugan, O God. At huwag niyo po ngayon na pinsalain po kami ng pandemyang ito, O God. Maging aming mga kapatid na nasa malayong bansa, ingatan niyo rin po sila, O Diyos. Patuloy na pagpalain sa kanilang kalalagayan, sa kanilang kabuhayan. Proteksyonan niyo rin po sila at ayahan niyo po ang kanilang kalusugan ay magamit lamang rin po nila sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, O God. I-bless niyo po ang lahat ng leader, maging si Pastor Let na siya mong itinalaga bilang tagapanguna po ng Iglesia. Lord, kayo pong kumatag po ng kanyang pangangailangan, biyaya ng mabuting kalusugan at patuloy na pagpapala, Panginoon, maging ang kanyang buong sambahayan. O God, maging aming bansa, ingatan niyo rin po, Panginoon, patuloy niyo po itong kaawaan. Lord, manumbalik po sa normal nawa ang kalagay ng aming bayan. Gamitin niyo po ang mga leader, lalo na po ang mga pangulo, upang itaguyod po ang aming bansa ng tama at maayos upang maranasan po nito ang kapayapaan at kasaganaan. Gitsa na sa lahat, Lord, nawa ang aming mga opisyal ng aming gobyerno ay magkaroon po ng takot at pagkakilala sa iyo. Kaya sa umaga ito muli, Panginoon, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Salamat po maging sa mga biyaya na patuloy niyo pong ipinagkakaloob. Nawa ang iyong iglesia ay patuloy pong tumatag, maayos, manindigan, Panginoon, sa aming mga pananampalataya. Dahil alam namin, O God, na hindi niyo po kami pababayaan at meron kang inihandang magandang lugar sa darating na panahon sa bawat sa amin. Kaya turihin ka, O Lord, sa iyong kapangyarihan at kadakilaan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot panalangin. Amen and amen. Praise God.